Ito yung drive niya sa laruan. Alright, mga kumanas, di ko may pag-asa tayo. Good dog, sir! Okay yung attitude. Hi guys, welcome back to my channel. Diba sabi ko sa inyo may part 2. Ito na yon. Hindi kasi pwedeng hindi mahawakan o ma-handle ng malupit na handler si Sailor Moon. Kaya tara na guys. Ito na si Sir Darrell. Sir Darrell. Sir Tom. So ano ba ang unang gagawin natin kay Sailor Moon? Ako'y kinakabahan eh. So kailangan kasi sir, tanggalin muna natin tong bling bling. Ah, kasi itong bling bling. Okay, okay. Pang forma lang. Oh. Pero tas dapat talaga importante yung banti. Pasyal-pasyal nyo. Tama yun, lagi nyo siyang kasama. So, pag tini-training, walang bling-bling? Wala dapat. Oh, okay. Tapos yun nga, kailangan naka-choker o kaya yung training leash. Oh. Patulad nito, naka-training leash siya, paracord leash. Pwede din naman to. Okay, okay, okay. So, kung wala tayong choke chain, pwede din naman kung may paracord siya. Kung ano available na susunod sa ato. Wag lang collar siya yung harness, body harness. Oh. Wag lang yun. Okay. Para mapasunod natin. So ito talaga pala. Oh, tapos choker pala dapat. Oh, choker o kaya. Kahit ito, paracord okay ito. Hmm. Dapat may tamang pagsuot ng leash. Yun! Dapat nandito siya sa kaliwa natin, kanan ng aso yung bilog. Ah, okay. Bakit, sir, Darrell? Parang kasi, di ba, sa alos lahat naman ng training, kahit yung kila Cesar Milan, makikita nyo, doon ko na, nasusunod talaga yung aso, pag laging kaliwa. Pati sa dog show, ganun. Sa kaliwa mo. Sir Darrell, kasulad ko, kaliwete ako. Dito ako mahawak sa kanan. Kanan. Sir, dapat sa kaliwa mo siya, lagi. Ah, kahit pag gamahan mo siya. Dapat nasa kaliwa siya. Dapat okay. Nasa kaliwa. Okay. Alam mo na, mag-adjust, hindi ang aso. Oh, so mali ako ha. Ito. Kahit pala kaliwete, sa kaliwa pa rin. Opo. Okay, okay. Tapos ngayon, itong choker. Mali yan pag dito mo nilagay. Uy, napunta sa bibig niya. Okay, okay. Tapos nasa kaliwa yung aso, mahirapan. Di mo siya makokontrol. Kita mo yung control niya. Correct. Di ka tulad pag nandirito. Oh, I see. Yun kasi yung proper, tsaka yung standard talaga. Oh. Ayan. Okay. Ganun. Oh, kaya-training natin siya, syempre kailangan. May preparation tayo bago pala isapak ng show. Yun nga, yung training. Yun, sounds, lahat, kasama doon, stocking, gating. Pero syempre, ang una dapat ituturo, tuturuan din, para magkasundo yung owner. Okay, okay. O paano yung gagawin? Kung lalo't hindi yan naman alam ng owner yung gagawin. Ganun dapat. Para pag nasa kanya, alam din niya. Oo, alam niya. Halimbawa, hindi ko mapuntahan, alam niya ni owner. Oo, kasi halimbawa, nagbumok na yung aso mo, parang din nag-gating na din siya eh. Oo nga. Huwag lang malikot. Ngayon sir, una, tama yung pagsuot ng choker. Ayan, ng training leash. Kailangan. Yan nga. Napriingatan natin. Kinakagat niya kasi kulit ni Sailor Moon. Tapos himas lang. Laging ang aso kasi ang reward niyan, di ba, dapat daw sa ulo, pero dapat din. Pero rito, kahit saan naman, okay. Sa dibdib, okay. Wag lang sa ulo. Okay din sa dibdib. Basta, good girl, kung babae, good boy, ganun. Pag baba, ano bakit wag sa ulo? Eh, minsan kasi nahihilang sila, ayaw nila sa ulo. Natatakot, ganun. Ah, okay, okay. O, para mo lang siya, parang aamba, papaluwi. Eh, dapat sa ano lang talaga. Sige, sige. Tap lang. Tapos yun nga, tayo natin siya. Stock natin. Ah, stocking muna tayo. Oo, stocking muna. Meron silang stocker guys. Oh, yun o. Oh. May stocker kami. Yeah. Bigay ito ni Sir Marvin De Vera sa akin eh. Tagal na din sa akin na ito. May 3 taon, 4 na taon na so, ata eh. Magagamit ba natin yan? Yeah, magagamit natin siya. Kasi yun mo. Oo, sige nga sir. Kalak na. Stocker namin, adjustable yan siya. So para sa mga large dogs, sa mga, okay. First time guys ni Sailor Moon mag-i-stock. First time niya. Sailor Moon, yan, kailangan, una, pag-i-stock mo siya, syempre, ayusin mo yung talis. Saan ba nakalagay dapat? Dapat, sir, nandito sa ilalim, pag-i-stock mo na siya. Tsaka mo siya medyo pipitikin. Ayun, yung bilog nasa ilalim. Ah, yung bilog nasa ilalim. Okay, okay. At tsaka mo siya bibigyan ng, command. Tsaka mo yung Sailor Moon. Tapos angat mo lang konti yung ulo. Ngayon, minsan kasi ito, itong stock table, yan, nakaayos na siya eh. Kung bakit yung ilang niya, wala eh. Kaya mas maganda sa lapag talaga, ginagawa namin ganito. Kasi pag nandun, nakaayos na eh. Oo.
Eh, halimbawa ganyan. Ah, okay. Pag-aayusin mo siya, una yung kaliwang paa. Tayo natin ulit. Huwag sa buntot ang hawak ah. Oh, okay. Tayo natin siya ulit. Fitbit, Sailor Moon. Pag ganun, natatakot siya. Natatakot yun? Isa ulit. Isa hanapin mo lang yung ano, Sailor Moon. Dali mo lang dito yung, ako ginagawa ko, dinadala ko yung ulo. Sa kanan, pag kaliwang paa yung hawakan. Isa mo bola. Hindi, okay lang. Set. Yan siya. Ganun din dito. Kasi ako mabilis na eh. Pag dinahandahan ko na medyo na ano pa ako. Pero, okay na din. Ganyan ba talaga normal niya na umuupo? Kasi tumutapa eh. Sabi niyo nga, first time. Yan siya. Very good ha, Sailor Moon ha. For the first time ha. Sir, talagang patience mo rin, no? Patience din talaga. Ito yung first time niya, no? O, ayusin mo yung paa. 90 degrees, ganyan. Paa dati, tiptoe. Kasi yung paa niya ha, nakadiretso. Dapat hindi nakadiretso. Hindi, dapat diretso, ma'am. Dito? Eh, yung sa likod, nakadiretso siya. Ilang minutes to? Halos dapat 15, 10, ganun, 30. Depende sa aso. So katulad niya, humiga, normal ba yun? Normal yun, sir. Pagod na din halos siya eh. Kanina pa siya halos naglalakad eh. Okay. Pero dapat, huwag natin sasanayin na nakaiga. Lagi, nakatayo. Lalo pag stuck. Sir Darrell, ngayon, sa natatry mo kay Sailor Moon, ano sa tingin mo kay Sailor Moon? Sir, si Sailor Moon... Matagal bang maturuan? Hindi, sir. Madali lang to. 2 weeks lang to sa akin. Okay. So ibig sabihin, medyo okay ba yun? Yung ginagawa mo ngayon, medyo sumusunod ba siya? Medyo sumusunod siya, okay. Pero kailangan talaga ng proper training. Proper training, halimbawa pupuntahan ka sa bahay ng handler. Kaya ipapa-in-house nyo, ganun. Pero mas maganda, matrain siya pang show kung isushow nyo siya. Kung pet, mas maganda, nakatrain din. Yan, wala stick, bumili ka na ng ganito. Magkano ba yan? Yung ang tawag ay stacker. Hindi, ito binigay lang sa akin ito ni Sir Marvin De Vera. Pero magkano po papatak to? Hindi ko lang sigurado. Nagbibenta ba siya? Hindi po eh, kasi order niya dan din niya. Ay, parang may mga gumagawa niyan sa Facebook. Marami. Search lang nila siguro, stacking box, ganun. Stacking table. Correct. Ganda ba? Ang ganda lumakad. So guys, ha? Ito naman, gating tayo, gating. So, first time na hawakan ni Sir Darrell, tingnan natin. Yun nga, sa gating naman, papakita natin yung, yun nga, yung kaliwa dapat tong aso sa paglalakad. Kaliwa yung aso ha, sampadlan ha. Opo, opo. A gating, siyempre kailangan tawagin yung pangalan. Sailor Moon. Pag nag-training kasi ako ng aso, may mga laruan kami. May magic mice ako kung tawagin eh. Mm-hmm. Oo nga, bago ko nga lang nakita magic yun eh. May mice ako, dominal, lalaban na lang namin. Umitim na yung dating ano. Ngayon, ayusin mo muna syempre yung choker. Paporma mo lang siya. Ulit, sa gilid, depende sa aso kung saan siya komportable. Okay. Kaya nga may training tayong tinatawag. Kung sa ilalim, kung sa gilid. Ngayon, pag gating, syempre start ka sa pagtawag sa kanya. Sailor Moon. Itong magic mice, pantawag lang sa attention niya kung agresibo ba siya sa laruan, sa pagkain. Yun yung pinaka-technique namin. Gagawin natin yung gating. Ganito lang siya. Pitikin muna natin. Sailor Moon. Tapos tawag lang ang pangalan. Kunin muna natin attention niya. Ah, kita nyo? Nakuha na natin ang attention niya sa laruan. Good girl. Good girl. Yan. Galing, galing. Tapos, tandaan natin siyang lalakad. Tatawagin lang muna natin pangalan niya. Sailor Moon, come. Tapos, pitik. Ayan. Dapat ganun. Tapos, command lang. Stop. Pakita nun laruan. Okay. Ayan. Ganun lang dapat. Tapos, ang galing ni Sir Darrell. Straight gating yung tawag doon. Pag mag-ano. Ganun kami halos lagi mag-training dito. Puro straight lang. May paikot kami pag malaki yung space. Kaya naman eh. Sige nga sir, ulit. Ayan. Kunin natin attention. Laro lang, laro. Mataas straight niya sa laruan. Ulit. Kalahati lang. Tawag. Sailor Moon. Come. Tapos duwag. Abang. Ano lang yung aso ng lalakad. Okay.
ko yung drinks niya sa laruan. Alright, mga Manastik, may pag-asa tayo. Okay siya maglakad, mag-gate. Ilalagay lang natin siya sa proper niyang category pag isa-show. Oo, tama. Yung performance niya, okay. Yung stalking niya, medyo tuturuan natin. Pero yung lakad niya, madali na. Kasi na-communicate niya na sa inyo lagi. Ngayon, pag naglakad kayo, syempre kanina lang ito niya, dapat hindi bigti eh. Huwag niyo siyang bibigtihin ganyan. Kasi ba mamamatay ang aso, machu-choke. Once na maglakad ka, siyempre ganyan muna lakad para mo siyang pinipigilan. Pag nag-gate ka na, bigay mo na sa kanya yung tali, luluwagan mo na. Okay. Pag niluwagan mo na, kusa na siya, perform niya siya ng tanong nun eh. Siya na yung kusa naglalakad eh. Tignan niyo. Kunin lang attention. Sailor Moon, come. Sailor Moon, come. Sexy ni Sailor Moon, no? Tingnan nyo, daming sasakyan dito. Yan talaga yung pinaka-secret namin sa training dito. So, kumbaga, sanay yung aso sa distraction. Sanay sa aso sa distraction, sa ingay, sa lahat. Ngayon, tetesting natin kay Sir Sam. Kung paano yung gagawin. Pero guys, masaya na ako na galing sa best handler na okay daw si Sailor Moon maglakad. Diba? Sobrang nakakataba ng yung stocking, improve pa natin ang yun. Never. Bata pa naman siya, more to improve pa naman. Never ko kasi siyang na-stock kasi hindi talaga ako marunong. At least, nalaman ko na natin kay Sir Darrell. Ako na daw! Dapat kaliwa lang muna, Sir Sam. Yan. Kunin mo lang muna. Up. Good dog. Good. Okay, lakad na. Pitik. Sige, bayar lang. Pitik. Ganun yung pitik. Yan. Luwag, tali. Yan. Ayun, ganun lang. Luwag. Good dog! Galing yung mga kat. Galing mo? Good! Sige, ikaw na Han. Galingan mo Han ha. Ayos muna yung tali. Ayos tali muna. Han, mas magaling pa sa'yo si Sailor Moon Han. Sailor Moon, take. Okay, come. Yan. Yan. Straight body ka lang, sir. Yan. Ganun lang. Hop. Refresh. Ang problema sa kanya, Sir Darrell, pag mayroong tao, gumaganon-ganon na po, pinupuntahan na. Di, natural lang. Natural lang sa aso yun. Anong gagawin ko doon pag ganun? Pag ganun, pag nakatali naman, pitikin mo lang, sir. Ganto lang, konting ano lang, para lang mawala yung distraction. Grabe, ngayon ko lang nalaman na ano siya dito. Magic mice. Sir, saan galing yung magic mice mo? Saan yan? Binigay sa akin to ni Sir David Chua, yung nag... Gawa ng tali ko. Nagkagawa ng tali ko sila ano eh. Dennis De Los Reyes, David Chua. Talagang alam nila yung sukat ko. Saan ko yung makakabili niyan? Mukhang effective din eh. Hindi sir, kahit hindi magic mice, kahit yung bolang may tunog. Pwede ba i-try mo bola? Pwede sir. Good girl. Okay yung attitude. Okay ba sir Darrell? Okay. Okay yung drive niya. More to improve lang tayo sa stocking. Basta yung drive niya okay, may drive siya sa laruan. Okay. Sobrang galing, Sir Darrell. Ayan o, attentive siya kay Sir Darrell. Ayan o, nakikinig siya, gusto pa niya. Grabe no. Ganyan naman si Sailor Moon talaga, gusto pa niya eh. Ikot ko pa. Grabe guys, nakaka-proud si Sailor Moon. Doon mo makikita na handler talaga tong taong to. The best ka, Sir Darrell. Grabe, napaka-focus ni Sailor mo. Ngayon ko lang nakita ang focus niya. Ganyan. Hindi siya buko.
Ang grabe si Sailor Moon. Grabe. First time yan ngayon. First time yan nakita si Sir Darren. Grabe. Ka, first time niya yan. Iba talaga pag... O oh, yun o. Oh. Pag ganyan na ganyan ko Sailor Moon, umuupo na eh. Pero siya hindi eh. Oh. Grabe. Grabe. Galing eh no? Magaling? Magaling ba? Ano Sir Darren? Tonto ako sa sinasabi mo eh. Magaling ba si Sailor Moon? Magaling, magaling galaw. Magaling ka talaga sa Sailor Moon. Okay, attentive yung aso. Sailor Moon! I love you, ha? Sir, maliban sa stocking, tsaka sa gating, ano pa ba ang kailangan paghandaan paglalaban na sa show? Kailangan, yung pinaghahandaan din natin, yung coat nila kailangan makinis. Ah, okay. So, dapat shiny, walang balakubak. Pero may ibang show kasi, na ina-accept nila minsan yung may spots. Kasi nga, tulad nga nung sabi ni Marco Suarez dati na si Marco Suarez yun yung OG din na meron na tropical country nga tayo. So kahit may spots ng konti, pwede. Basta depende. Acceptable. O, acceptable. Plus minus. Yun. Kailangan talaga yung coat. Okay din. Guys, may tanong ako. Walastik ba, Sir Darrell? Dahil walastik ka, Sir Darrell. Ito ang mumunting bigay namin sa iyo. Sir, salamat. Ayan. Ikaw ay tunay na walastik. Maraming maraming. Sir, shout out. Shout out ko lang yung mga taga Cebu na tropa, Team Askals, Dynamic PH, Sir Erwin Ngo, Muscleman Cubs, Davao, sila Sir Derek Ko, Richard Tan, lahat ng taga Davao, Sir Wewe Dinopol, yung pinaka-idol ko, Wewe Dinopol, Palawan, Sir Joel Olarte, alos lahat na nakakilala sa akin, shout out sa inyo. Bulbulis tayo dyan. Sir Darrell, maraming maraming salamat. Guys, sana marami tayo natutunan sa bully episode ni Sam Walastik. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please subscribe Sam Walastik. Click the bell button para lagi namin kayo na-notify sa mga bago namin vlogs. At comment lang kayo, i-heart ko yan, re-replyan ko yan, ilalike ko yan. Hanggang sa muling vlogs, baka makasama natin sa ibang vlog si Sir Darrell. Di ba, Sir Darrell? Opo. Salamat! Bye-bye!